This is me again, Eric Motorbike. Welcome to my YouTube channel. Ano? Ayan. Andito tayo ngayon sa Port Spalding Trading. Port Spalding Trading. Okay, bago lang tayo dito sa bike shop na to. Ayan, bago tayo rito dahil first time natin to iba bike check ngayon, ano? Ayan, hindi na natin ito patatagalin. Punta na tayo sa loob. Tara, check natin. Let's go. Ayan mga boss, umpisahan natin dito sa Port Spalding sa mga kanilang ino-offer dito ng mga pang-chikiting na. Ito mga nakita ko rito mga presyohan ng kanilang BMS na may mga balancer, mga siguro yung mga chikiting nyo na kaya ng pumedal, siguro mga 3 years old or 4 years old. Ito, pwedeng-pwede ito sa kanila. Mga BMX, mga presyo niya is 1,500. Ayan, siguro pare-pares lang ito ang presyo hanggang dito, no? Kasi halos magkakasinlaki lang sila hanggang dito. Pagdating naman dito, iba na yung presyo niya. Medyo parang lumakakilaki ito sa tingin ko. Ang presyo niya is 2,500. Ayan, hanggang dito rin naman. At yan, may mga lalagyan pa rito. May mga carrier pa sa una, mga boss, no? At doon sa may estante, ayan, meron pa rin dyan. Mga tigo 1,100. Sa mga gusto magregalo sa mga inyong mga anak na magbe-birthday, pwedeng-pwede kayo rito pumunta sa Port Spalding dahil marami sila rito mga pang-batang bisikleta. Okay. Dito sa mga presyo nito, wala tayong makita ng presyo, pero mga nakita ko rito may nalaglag 3,500. Dito siguro banda. Ayun, dito nga meron 2,800 mga ganun. Siguro mga 5-6 years old. 5 to 6 years old siguro pwede na to. Sa tingin ko lang ha. Ayan, mga 2,800. Ayan yung mga presyohan ng mga bike dito, no? Saka pagpunta kayo rin sa Quiapo dito sa Port Spalding, medyo napaka para sa akin okay siya dahil malawak. Ayan, makikita natin pati yung sagawaan nila ng bike. Ayan, mamaya natin talakayin yung mga kanilang MTB, no? Ayan, unahin lang natin dito sa mga pambata. At pag tumingin tayo rin sa labas, ayan, hindi medyo siksikan, medyo makakapamili kayo rito ng maayos, no? Medyo may peace of mind. Teka nga. Okay. At dito, sa tingin nyo si Connor, andito si McGregor, ha? Connor McGregor. Nagjo-joke na naman si Eric Motorbike. Ang corny, huwag ka na mag-joke. Ayan, ang presyo nito is 5,700. Ayan, size 20, Shimeng, naka-combo shifter pala to. May mga shifter na rin, ayan, may cambio with this brake. Ayun, dati na mga presyo. Ang presyo niya is 5,700. Siguro mga 10 years old, mga ganon. Pwede na rito gawin. 10 years old na pag-wisa na sa MTB, siguro mga 7 to 8. Depende sa laki ng bata. Kung malaki siya, pwede niya na magamit to, no? Ayan, 5,700 to, magkakamukha lang rin naman. And then, pagdating naman dito, medyo mahal to. Si BMX 420 Trinity. Tama ba? Ayan, 4,000. Ayan, ayan ang presyo niya. And 3,500. Ayan, mga naka-single speed na pala ito mga boss. Mga naka-single speed na siya. Okay. At dito pa rin, kapareha pa rin yung pinakita ko sa inyo nun.
And punta tayo dito sa kanila mga MTB na spikes, na spark, no? Dahil marami rin ako nakikita sa kalsada ng mga gumagamit ng mga spark na MTB. Yan, unang pansin ko rito, ang model, ang gawa ni spark is malalapad yung kanyang tawag dito, rim. Yan, all spark halos ang ginamit sa kanya. Yan, napapansin ko rito sa nakikita ko. Tapos siyempre may nakalabas yung kanyang mga kable. Ang halaga niya na MTB 26 or 6061 aluminum alloy frame is 6,500, no? Ayan, doon sa mga kapos ang budget at gusto nyo na pang bike to work, ay pwede na rin to si spark na naka rapid fire tawag yata nila rito. Mga comment down below, no? Ano pa pagkakaiba ng rapid fire saka ng combo shifter? Siguro I think parehas lang eh. Siguro na nga, I think. Ayan, naka 3x7 speed bottom bracket. Ayan, so bearing and walang lock out yung kanyang fork. Okay, ayan, pare-pares lang sila. Mamili lang kayo ng kulay. At lipat tayo rito sa kabila nila, no? And sa kabila, ang galing, oh. May makakabili pa rin pala kayo rito ng angkasa ng inyong baby seat. Ayan, sa halaga 1,500. Ayan, dito sa Port Spalding Trading. Ito 6,500 alloy, no, V-brake. Iba naman na yon sa baba. Ito naman ang preno niyan dito sa ano. Pero parehas lang ang presyo. Ayan, depende na lang, mamili na lang kayo kung ano yung mas type nyo, kung yung disc brake ba or yung V-brake yung nasa rim. Ayan, si Ternjo Roji. Ayan, MPFI 46 32,900 folding bike. Ibig sabihin siguro, no, folding bike, hindi, joke. Hindi pala. Terroji. Ayan, Terroji. Hindi pala to folding bike. Pero ang mahal pa, classic ang dating kasi eh. Ayan. Yan ang presyo niya, 32,000. Oh, 32,900. And sa folding biker tone, ito pala si folding. Kaya alam ko kanina kasi katabi is may folding. Junction 1307. Ayan. Hashtag 20. 80,100 ano equals 18,155 pesos. Okay? Ayan, medyo malaki-laking tingnan to ha, si folding na to ha, no? Si biker tone. Ayan, mahina tayo sa mga folding. Ayan, alam ko may isa diyang magaling. Si Chichoy. Ayan, shout out sa iyo Chichoy, okay? At syempre doon sa isa nagpapa shout out si MTV pa mo. Shout out din sa iyo. Ayan, BSP Mematok. Ayan, JetBTV, Luis Cruz. Ayan, siyempre sa Voltesport, Diary Claraño, and Kimochi Vlog, shout out. Ayan. Okay, Spark, saan naman na tayo? Ito mukhang malaki-laki ang gulong nito eh, no? Ayan, 27, okay. 27.5 pala to, 7,500 na mga naka-mechanical disc brake, alloy frame, at yan, external, hindi internal, external siya, nakalabas siya, no, ang kanyang kable. Okay, dito sa taas may nakikita ko rito 31,500, no. Bakit kaya? Carbon. Okay. Carbon ano pala to? Carbon frame pala, kaya pala ganun ang presyo niya. Nasilip. Meron yan dito. Hindi na tayo pumunta sa taas, andito siya. Ito 32,000 si Shimano, naka Shimano Altus, no. 29 port carbon. Ayan. Ito siya. Ayan, syempre hanggang himas lang tayo, sabi ni Chichoy, ano. Ayan, straight tube and may manual lockout. Ayan. Dito sa kanyang ano, hindi ko alam yung ginamit niya. Pro wheel pala. Ayan, hindi siya ano, hindi siya yung tawag dito, Halotech. Altus ang kanyang group set na ginamit. Okay, sa drop out, look at that huli. Likod at huli. Likod at unahan is quick release. Ayan. Ayan ang ano nito. Same lang yata sila nito ng ano. Hindi ko kasi makita mga what if. Ito naka-internal ito eh. Pero mahal talaga ang price ng ano nito. Kasi nga carbon. Yan, carbon ano siya, carbon frame. At ito pala 'yon. Iba pala itsura nito kaysa rito. Itong isa, yung kanina sa taas, ito nakikita natin yung 26. Mas maliit sa size nito, 31,000. Ay makikita na rin natin siya nang malapitan, no. Ayan, naka-ICR dito. Yan, dumaan dito sa kanyang top tube. Yung kanyang kable. Ayan. Halos sport na rin lahat yung nakikita ko. Pati si stem and seat post. Altus sa kanyang group set. Ayan, Altus, Shimano Altus sa RD. And, tawag dito, bottom bracket, salt bearing, power by Pro Wheel. 3. Bibilang yata tayo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. 8 speed.
Naka 3x8 speed support. MTB carbon 26er na 31,500 pesos. Okay, syempre halos spark brand ang tinitinda nila rito, no? Maliban dito sa nakikita natin, meron pa ron. Ayan, dito naman sa 27.5 10,000 alloy frame, ayan, in rim disc brake, quick release, Kenda type. Ayun, kaya pala medyo nag-ibang presyo nito, no? Ayan, si Sparks. Okay, ayan, yan ang mga presyohan niya. At syempre, hindi ako nagkaka... Kung syempre, mga ganito kalalaki nga, no? Syempre, sa mga ganito kalalaki, ayun, nakikita ako sarili ko. At syempre, pag mga ganito kalalaki, mga shop, no? Hindi naman mawawala siguro yung kanilang Facebook page. Kaya ilalagay ko sa video na to, sa description ng video na to, yung kanilang Facebook page contact number, no? Sa Facebook page, andun yung kanilang contact number. Okay. At syempre, check pa rin natin yung kanilang ibang ano rito. Check pa rin natin yung kanilang iba stocks. Ayan, yung parang Foreman Jack bike, ayan, meron pa rin dito. Ayan, mga pampalipalengke, no? Sa presyo, ito pala yung mga presyo niya, kaya 5,100 SRP, no? Ayan, okay. Dito naman, 11,000 with rotor, 140. 140 holes. Ang dami nito. Yan, no? Ang dami. Ayan, with rotor, 140. Joke lang. Hindi yun, iba-iba. Hindi, joke lang. Spoke. Rotor 140 holes. Nakatawa with rotor 140 holes. Ano ba? Gulo ko ah. Ah, dami. O nga, tibay nito. Ayan, nasa na ba tayo? BMX to mga idol. BMX single speed. Ayan. Okay. Presyo. Dito, mahal to. Dito, malaki yung presyo nito eh. No? Ano to eh? Antique to eh. Idol ko to eh. Dami. Paano kaya magtono nito ano dito? Isa-isang ganun. Ay, ito yung presyo niya. 11,000 pang malakasan to. Galing. Stainless. Ano kaya ano nito? Stainless? Ay, alloy. Alloy pala. Stainless ako na stainless. Alloy nga nakasulat eh. Ayun oh. Then ano lang ako rito sa mga ganitong spoke niya. Sa ayan. Tapos dito, BMA, so 6,000. Okay, maliban dun sa isa na yun na pang malakasan nila, ito eh, 6,000 pala itong mga to. Okay. Meron dito, tingnan natin yung kulay pula nila rito yung ina-assemble. Ayan, parang, pero makita rin natin, mga bago to. Ayan. Tapos yan, assemble lang din yata nung nakita natin dun. Kaya na yan, mga naka-Finax. Ayan. Okay, Cinemax babasa dyan. Shinemax. Oh, very shine. Oh, Shinemax nga. Kasi yun yung ano nyo. Ayan. Okay. Ano ba yung mga kaparehas nito? Parang may nakita rin ako nito dun eh. Ayan, mga kulay. Bloody red. Mga parang matte na may pagka-red. Okay. Tingnan natin kung may kaparehas. Ay, ito. Ito pala yung kamukha niya. Ayan, ito. Parehas sila nito. Ayan, 26. Ayan, same lang sila nito, aluminum alloy. 6,500. Tulad lang din ng binubuo nila. Yan mga idol, tapos na tayo mag-buy check, no? Dito sa Port Spalding Trading. Ayan, kitang-kita nyo yung nakasulat. Bawal tumambay. Dahil kung saan bawal tumambay, andun si Eric Motorbike. Hindi, joke lang. Gano'n ng Pilipino kung nasaan yung bawal, andun tayo. Ayun, siyempre bago tayo magtapos do, yun, paalala ko lang uli. Sa mga gusto mag-inquire, ilalagay ko lang sa description ng video na to yung kanilang Facebook page dahil andun yung kanilang contact number, ayan, Google map location, at andito lang naman yan sa Quiapo mga boss, no? Ayun, sana kahit paano makatulong sa inyo itong video na to para doon sa mga nag-uumpisa na maghanap ng bike, no? At yun, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, magpunta kayo rin sa Port Spalding, at kung fan kayo ng Spark na brand is yan, dito lang yan sa Port Spalding Trading. Ayan, sabi ko sa inyo kanina, maluwag siya, no? Ayan, makikita nyo sa likod. Ayan, hindi siya masyadong siksikan. Ayan, at nakatambay pa tayo dito sa pagbabawal na upuan. Okay, magpapaalam na si Eric Motorbike. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na video, no? Or sa mga susunod na bike shop natin pupuntahan. And long ride, short ride. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye!